Wilcho, tutorial nga po kung paano maglaro ng online sa Left 4 Dead 2. DP2 VGA po ba yung gamit nyong converter? Uh-huh. Bill, pwede ba magtayo ng internet cafe using AIO PC? Kung gusto nyo magpa-shoutout mga Karibil, ito ako meet nyo, pa-shoutout Karibil at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel, nandyan sa babaeng link. At please follow nyo ako sa iba pang social media account ko, nandyan din sa babaeng link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up? Kumusta mga Karibil? Jomel Castulo here. Ang may pinamalas na pwesta sa buong kalawakan at yun na nga si Nathan, wala, tulog pa. Okay, gagawin natin ngayon. Hashtag Karibil question. Yun muna kasi naisip ko na vlog. Sa kayo, mga Karibil, comment lang kayo kung meron kayong vlog suggestion o request para magawa ko ng video. Okay? Kahit ano pa yan, mga Karibil, gagawin ko yan. Okay? Basta kaya ko. Okay, hashtag Karibil question na tayo. Let's go! Back to Jomel, hashtag Karibil question. Okay, mga Karibil, yan, nag-asag Karibil question ako. Marami kasi nagtatanong, no? Pero kung meron kayong gusto nyong gawin ko na iba bukod dito sa hashtag Karibil question, baka kasi ano yun, nasasawa na kayo. I-comment yun lang yan, okay? Pero yung iba, FPS, tapos specs ng ganito, medyo mahirap kasi ano yun, gawin yun, kaya hashtag Karibil question, eto medyo madali kasi sagutin ko lang naman. De, pero mga Karibil, gagawin ko yan pagka maraming time kasi nagbo-vlog din ako sa Honda Click 125 version 3, the ultimate game changer. Yun, dalawa. Tapos gameplay. Kaya eto muna, medyo ano, sasagutin ko lang. Pero gagawin ko lahat ng request nyo mga Karibil o may tanong kayo, sagutin ko. Okay, basta kaya ko yan, gagawin ko yan. Okay, game na tayo mga Karibil. Si Karibil at user mga Karibil. Tutorial nga po kung paano maglaro ng online sa Left 4 Dead 2. Okay, meron na ako niyan, no? Video Karibil. Hindi ko magagawa ngayon, nakapatay yung PC. Okay, hindi, ganito lang naman yan. Sa console ng Left 4 Dead, di ba kunwari, apat. So, yung isa doon, kailangan maging server. Yung isa, pupunta sa console lang Left 4 Dead 2, pero may video na ako nito mga Karibil. Pero sasabihin ko pa rin ngayon ha, punta ka sa console, i-type mo SV Victoria _ LAN1, enter. Tapos, kung gusto mo mag-cheat, ikaw bahala, God 1. Hindi, SB _ cheats 1. Okay? Tapos, God 1. Ibig sabihin, hindi na tinatablan yun. So, wala nang ano yun, wala nang challenge. Pero okay lang kasi napakadaming zombies. Napakadaming zombies sa ano, no? Zombie. Napakadaming zombies sa Left 4 Dead 2. Yan. Kaya kailangan din minsan mag-cheat. Ang hirap eh. Tapos, SV _ infinite ammo 1. Kung gusto mo hindi naubusan ng bala kasi napakadami ng zombie sa Left 4 Dead 2. Tapos yun na, maps, tapos space, lalabas na kung anong gusto mo, saan kayo maglalaro ng mapa. Kung nahirapan ka, may video naman ako nyan, lalagay ko sa dito sa baba sa may description. Kung di ko na ilagay, nakalimutan ko. Hindi. Comment ka, Karibil, okay? Tapos ililink ko sa'yo or search mo na lang how to multiplayer on Left 4 Dead 2. Hindi online, Karibil, multiplayer lag, okay? Yung online kasi, Left 4 Dead 2, iba yon. Yung sa amin kasi, multiplayer, LAN lang yon, Karibil. Okay, Karibil at user, yan! At yun na nga nung mga Karibil, si Karibil Stephen Idol, pwede yan share files, yung ultra viewer share files. Yan ang ginagamit ko pang remote, no, sa mga nagpapatulong sa akin sa PC, sa games, papapix or download, install, kung ano ba man. Ultra viewer, kung pwede shared files, pwede ka mag-send ng files dyan sa ultra viewer. So, parang pwede na rin share files, Karibil. Ano bang tinutukoy mo na share files? Pwede ka mag-send dyan. Siya din, pwede rin mag-send. Kung basta alam nyo, gamitin yung Ultra Viewer, yung send files niyan. Karibil Stephen. Okay? Yan!
At yun na nga no, mga Kariwil, ito si Kariwil at Naro, DP2 VGA po ba yung gamit nyong converter? Okay, tayo. Okay, ito yung pinuturo ni Kariwil. Eh, balik tarin ko. DP to VGA. Eh, okay. HDMI to VGA. Ayan o. Asan ba? Yan. Ang gamit namin na converter, Kariwil. Ano ba yung tinatanong mo, Kariwil? Pero, pwede rin baliktad yan, ha. Siyempre, kung HDMI to VGA, pwede rin siyang vice versa. Yung GPU mo, VGA to HDMI na monitor. Pero gamit namin ngayon, HDMI GPU, GTX 1050 Ti, ayan. Na naihiyan ng daga at no power. Okay, great. Ano nga, no, makalibitos ko lang. Ito, yung gamit namin na converter, yung puti. HDMI, ito HDMI kasi to, to VGA na monitor. Kasi monitor namin, low-end. hindi medyo low-end, low-end talaga. 720p lang, tapos wala siyang HDMI na port, hindi magagamit to eto sa monitor kasi walang HDMI na port. So bumili ko ng yon, yung pinakita ko kanina, adapter, kita ba yun, yung puti HDMI yon, eto kasi HDMI to VGA na monitor. Pero pwede rin baliktad, HDMI yung monitor, VGA lang yung GPU. Tapos ito, GTX 1050 Ti na naihiyan ng daga at GTX 1050 Ti na nawalan ng power, makakarabil. Ayan. Ito, dalawa. Medyo sira. Pero meron pa ako niyang apat na GTX 1050 Ti. Okay, so yun. Ang gamit namin converter, HDMI to VGA or vice versa, VGA to HDMI, karabil. Okay, yan. At yun na nga ng mga karabil, si karabil. Holy crap. Kalabil, pwede ba magtayo ng internet cafe using AIO PC? Familiar ka ba dun? Medyo. This list din mga PC na yun eh. If ever pwede ba magtayo ako ng shop gamit ang mga AIO PC, tapos this list din ang gagamitin. Gagamit lang ako ng isang malakas na server. Okay, Kalabil. Yang AIO PC, ang ibig sabihin niyan, mga Kalabil, all-in-one. Ibig sabihin, yung system unit, ayun o, nakadikit na siya sa monitor. Less space yan. Kung pwedeng this less, pagkakaalam ko dyan, correct me if I'm wrong, wow. pwede siyang this less. Kasi PC rin naman yan. Kaya lang, tinawag na AIO, all-in-one, ibig sabihin kasi, magkasama na yung monitor at system unit. Okay? Pwede siya, diskless. Kasi nga, PC naman siya. Basta yung, ano niya, LAN card, gigabit. Kakalam ko, gigabit din naman niya kasi PC nga rin. Depende rin sa specs ng AIO. Pero sinabi niya yung specs, no? Medyo mataas na rin yung specs. Tapos, gagamit siya na malakas sa server. Pwede. Pwede yan gamitin yung AIO o all-in-one PC sa internet cafe. Ang ano lang dyan, downside, medyo mahirap siya ayusin pagka may problema. Kunyari, nag-blue screen. Kasi nga, medyo masikip siya. Pero pwede. Mahirap din siya i-upgrade. Kasi nga, masikip. Kasi nga, alos magkadikit yan. Pero hindi pa ako nakita yung actual niya. Hindi, nakita na ata ako. Parang sa kilalang computer shop, yun yung gamit nila eh, para less space. Magkadikit na yung monitor tsaka system unit. Pwede yan. Pwede yung AIO o all-in-one PC sa internet cafe. Pwede rin i-disless. Basta depende sa specs. Tapos gagamit ka ng malakas na server para sa disless. Pwede ka reveal. Yun nga lang, ulitin ko lang yung ano niya na parang disadvantage o downside. Pag may problema, mahirap siya i-fix. Eh, kung wala namang problema, bago pa yan. hindi ka mahirapan. Tsaka, yun sa downgrade din, medyo mahirap siya. Kasi nga, medyo masikip siya, Kalibil. Okay, tapos, Kalibil Lollicrap, meron na siya eh, no? Tinanong ko kung meron na siya nito, meron na siya. So, okay na yan, Kalibil. Ang ano naman yan, advantage, or ano, ang maganda dyan sa AIO, less space, no? Sa less space siya, lalagay mo lang ng ganun, tapos na, hindi ka tulad ng monitor, may system unit pa
Medyo ano, pero mas madali itong i-ano, ayusin pag nagka problema. Okay? So yon, Caribil, pwedeng-pwede ang all-in-one o AIOPC sa gamitin sa Internet Cafe at pwede rin niya dishless Caribil. Okay? Yan! At yun ang ano mga Caribil, ito nag-reply. Ay, nag-reply. Oo. Naisip ko din kasi mas tipid sa space yung mga AIOPC since para lang siyang monitor. Tama lang si Caribil kasi yung monitor, ito monitor, nasa likod niya na yung system unit. Di ba? So tipid sa space, yun yung isa niyang advantage. Tama naman, Caribil, holy crap. Nasa yun naman yan, no? Kung gusto mo yan, yan, okay? Kung sa specs niyan, okay naman. Medyo malakas na, di ba? Pero yun nga, sinasabi ko dyan sa all-in-one PC o AIO, pag medyo nagloko siya, mahirap siya ayusin. Pero kaya naman siguro ayusin, no? Yun. Tapos, pagka mag-upgrade ka, medyo mahirap din yan i-upgrade. Pero kung bago pa naman yan, no? Huwag muna isipin yung Caribil. Okay? Yan! At yun na nga ng mga Caribil. Ito nga pala, oh. Meron na ako Caribil, eh. Bale, specs niya is i36 Gen 8GB RAM at 120 SSD per PC. Okay. Caribil, ano GPU niya, no? Nako, medyo, ano pala? Medyo mababa. De, mataas na. i36 Gen 8GB RAM, 120 SSD. Aalisin mo na yan, yung SSD niya, pang dinisless mo yan. Kailangan mo ng GPU, no, Caribil? Kung ano yung GPU. Caribil, hindi niya nasabi yung GPU niya, pero may built-in naman itong i36 Gen niya siguro. Okay! Okay na yan, kasi meron ka na yan. Di ba? i36 Gen, 8GB RAM, okay naman yung RAM mo. 120 SSD per PC. Sabi mo, magdi-dislist ka, alisin mo itong 120GB na SSD. Sa akin na lang bigay mo. Hindi, joke lang. Okay! So, pwedeng-pwede yan, no? Yung AIO mo, all-in-one PC mo na i36 Gen, 8GB RAM at 120 SSD. Yung GPU lang makakapusin, no? Sa mga high-end games na nilalaro ngayon, like Fortnite, Apex, GTA 5, siguro pwede naman yan, low graphics, no? Tapos, Crossfire, pwede yan, sigurado. LOL, pwede rin. Roblox, pwede rin. Ilalow, ano mo lang, settings, graphics. Tapos, Firelight, yun, Firelight pala, uso ngayon. So, tingin ko pwede rin i-low settings. Tingin ko lang, Caribil, kasi wala akong i36 Gen. Meron ako i3 second Gen. Pero nilalagyan ko siya ng GPU na GTX 1050 Ti na naihiyan ng daga. At GTX 1050 Ti na no power. Yan. Okay, so maganda na rin yung all-in-one mo. Okay na, meron ka na, no? So ano mo na lang, pwede yan, pwedeng gamitin yan sa internet cafe, yun nga, less space, parang monitor, tama ka, Caribil. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, ulitin ko lang, medyo mahirap siya ayusin at pag mag-upgrade medyo mahirap din. Pero kung bago pa naman yan, huwag mo nang isipin muna, Caribil. Okay, Caribil, holy crap, okay, pwedeng-pwede yan, yan! At mga Caribil, last na. Si Caribil Mon Rave, shoutout next video, Caribil. Hashtag John Castulo. Shoutout sa'yo, Caribil Mon Rave, Nukab 19. Yan, nasa baba ng Gcash, baka naman. Yun, sa mga nagpapashoutout mga Caribil, pasensya na kayo medyo nade-delay kasi marami rin akong, hindi naman marami, may mga naka-reserve kasi na ginagawa ko na, no? So medyo nalilate na yung shoutout ko. Pero sige, comment lang kayo mga Caribil, kung gusto nyo pa shoutout, shoutout ko kay lahat mga Caribil, basta nandiyan sa babang Gcash. Baka naman, de joke lang. So yun, okay, so lahat ng papashoutout, shoutout ko kayo, basta comment lang kayo. Tapos, intayin nyo lang mga Caribil, pagkawala, ibig sabihin, baka na-late lang yung video, kasi nga, nag-video na ako advance eh, okay? Minsan, pag may naisip akong i-vlog o i-content, nagbo-vlog na agad ako, tapos inilalagay ko na sa YouTube channel ko, tinatago ko na para ininext ko na next day. Okay, para minsan kasi busy ako. Wow, busy. Minsan kasi maalis ako, hindi ako mapag-vlog. So meron na akong nakareserba. Okay, kaya yung mga shoutout nyo,
comment ko lang yan. Lahat kayo, shoutout ko mga karibil. Okay? So, yun na lang muna ang mga sasagutin natin mga karibil na sa karibil question. Kung meron kayong hashtag karibil question, comment ko lang yan. Lahat yan, sasagutin ko. Sabot na aking makaya. Okay? At kung meron kayong vlog suggestion nga at request, comment ko na rin yan para magawin ko na agad o kami ni Nathan. Lahat yan gagawin namin mga karibil. Basta kaya namin. Okay? So, hanggang dito lang mga karibil. Mag-ano kayo ha? Mag-suggest kayo or request para may vlog tayo. So hanggang dito lang mga kabil, sana katulong itong video na to, sana nagustuhan niyo din. Please like, comment, please share, please subscribe, click niyo na rin yung bell button, kami-ame ha! Para updated kayo pag may bago upload tayong video hanggang sa muli mga kabil. Salamat sa panonood talaga. God bless, ingat po kasulit. Bye. Oy! Bawang ng headset!